Mahigit 160 Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogo Company sa Bamban, Tarlac ang ipinadeport na. Narito ang report. Agaw pansin ng isang Chinese deportee na ito na nakaposas at tila hindi mapakali sa labas ng NAIA Terminal 1. Ang babae kasi, napag-alaman na may nakabinbin palang kasong estafa sa bansa. Kabilang sana siya sa 167 na Chinese national na ipinadeport. Sa kasamaang palad, nung chinek natin doon sa loob, may isa sa mga deportees natin, meron palang criminal case dito sa Pilipinas. So, as per our criminal justice system, kapag ikaw ay merong asunto dito, you have to face your charges here first before you're deported. Bandang alas 10 ng umaga nang tumulak patungon China ang deportees sakay ng PR-336 bound for Pudong, Shanghai. Kabilang ang mga naturang Chinese national sa first batch ng Chinese deportees mula sa Zuni Yuan Technology Incorporated na nagpapatakbo ng Pogo Company sa Bamban, Tarlac na sinalakay ng otoridad kamakailan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, pawang mga empleyado ng Pogo ang mga nahuling Chinese national. So marami ho tayong ebidensya ng yung Sun Yuan, bagamat legal na Pogo, malalim din yung ginagawa nila pang cyber scam na tinatawag. Tiniyak ng PAOC na pananagutin ang mga sangkot sa illegal na Pogo. Matatanda ang nagisa sa Senado si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa naging incorporator umano ang alkalde sa isa sa mga illegal na Pogo. Pero ayon sa PAOC, nasa kamay na ng Office of the President at Ombudsman ang magiging hatol kung sususpindihin ang alkalde. Meron na po tayong sapat na mga ebidensya para makasuhan ng paglabag ng Security Segregation Code yung mga officers at saka incorporators ng Sun Yuan, Hongsheng at saka Baopu, na kung saan kami merong may kitang ebidensya na nagpapatunay ng pang-i-scam ng mga Pogo, ipapasarap po natin, i-deport at ikukulong po natin. Nagsasagawa na rin ng masusing paglilitis ang Department of Interior and Local Government hinggil dito. Mahaharap naman sa kasong paglabag sa Internet Fraud and Cybercrime ang mga Chinese deportee at ituturing na kriminal sa kanilang bansa.